Bicol Express, apat na kilo rin. Yun na nga, my friend! Good morning, good morning, good morning, loudness! Naglilista ho kami ngayon. Kasama ko ngayon si Ate Rosalie Seraspe. Good morning, Ate Rosalie! Ayan! Siyempre, ngayong umagang ito, ang ginagawa namin ay naglilista ho kami ng kanyang mga pwedeng putahe para sa susunod na linggo. Ha? At napapansin ko na talaga naman ang mga type na type po nilang niluluto ay yung mga paborito ng ating mga kababayan, mga Filipino food. Okay, so meron na tayo ditong kalderetang baka at ang kanila daw nilulutong kalderetang baka ay 4 na kilo. Nauubos yan sa maghapon, ate. Tapos menudo, 4. Bicol Express ilan? 4 na kilo rin. Ay, talagang gulay. Mano yung gulay? Gulay po, pakbet. Pakbet. Laing. Okay. Pakbet, laing. Ano pa? Saka ano? Langka! Ano ako naman? Ilang kilo itong mga to? Ano po, tatlo-tatlo. Tatlo-tatlong kilo yan. Pati mga gulay na nauubos yan. Okay, eto na! Siyempre gusto natin malaman, sa lahat ng nililista ko rito, ano yung mga bestseller po ninyo? Yung ano po, kaldereta. Kaldereta talaga. Ilang piraso po yung isang order niya? Ano po, mga tatlo. Uy, wow, not bad! Magkano naman ang bentahan mo? 75 pesos. Pag mga isda, meron din kayo? Meron po kami. Prito-prito. Oh, magkano pa mga prito naman? Ang prito namin, 55. Ah! Mas maano pala, no? Gano'ng kalaki yun? Malalaki yun? Yung isang buong tilapia. Ano? Yun. Yun na yun. Pero ito ang kagandahan kay Ate Rosalie. Para lang malaman po ninyo. Ang maganda kay Ate Rosalie ay hindi na kayo namamalengke. Hindi na po. At paano ang anuhan? Paano ang inyong sistema dito? Ang ano na lang. Ihatid po sa amin yung baboy tapos magbabayad po kami. Oo. Anong oras yan? Anong oras? 4. So anong oras kayo mag-uumpisang mag... Kailangan alas 3. Nandito na po ako. Ayan. Okay. So ngayon, magbibigyan tayo ng kanilang niluto rito para matikman naman natin. Sana pareho kaming meron. Maraming salamat, JV. Ayan, meron tayong kanin. Ano ang paborito mong kinakain, Ate Rosalie? Gulay. Gulay! Gulay ang gusto niya. Ayan, meron tayong gulay rito. Ano pong gulay ito? Bagyo bean. Magkano ang ganitong order? 30 po. 30. Ito, magkano? 60. Ayun, 60. Pag baboy, mas mura kaysa baka talaga. No? Okay, so ngayon, sana may kutsara tinidor kami. Ito na, wait lang ha. Ito na aming kutsara tinidor. Oy, thank you naman. Ano pangalan nito? Ito po yung kanilang kasama. Pangalan mo, te? Ana. Ate Ana. Do you build a snowman? Joke. Ate Ana. Pakisabi sa barangay. Ingat ka. Ay, talaga. Ay, utang mo. Ganda ko na naman ito. Ate Rosalie, maganda ro tayo. Ate Rosalie. O, kakain muna tayo. Magpagpagtuhan lang tayo habang tayo ay kumakain. Makakain mo lang? Pati mamahan mo ako. Sabahin mo ako dapat. Pero ito na, Ate Rosalie, ang mga tanong ko sa'yo. Sino yung madalas mong suki rito? Sino yung mga madalas na kumakain dito? Kasi napansin ko, ha? Ang mga napansin ko rito, ha? Yung mga dumadaan dito, ano? Opo, yun na pumapasok sa opisina. Pumapasok sa opisina, pinambabao na nila. Opo. Alam nyo? Alam mo yun ang technique talaga ngayon para hindi ka na magluto, ano? Kasi mahal daw sa opisina, eh. Mahal sa opisina? Magkano raw ang nababalitaan mong budget? Sabi niya, mura sa inyo, ate, doon sa opisina, mahal. Gumagastos kami 200. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam, Ate Rosalie? Wait lang, gaganon lang ako kasi kurawan sa Ate Rosalie. Hindi siya nakikita sa camera. Ate Rosalie, dito ka nga sa tabi ko. Para makita ka, dito tayo. Adjust pag by time. Ayan na. Oh, na-adjust na natin. Okay, Ate Rosalie. May mga fans siya doon. O, pakita niyo doon. Kaway-kaway kayo dyan. O, may mga fans ka dito, Ate Rosalie, ha? Mukhang marami kang fans okay, dito, ha? Lagi ito, mga suki mo na to. Mga taga rito ito. Hi po! Good morning! Ah, picture lang muna. Basta lang, picture. Oy, picture! Para may time. Ate ba? Ate Rosalie, pasensya na, ha? Sama niyo si Ate Rosalie. Halikan ito, Ate Rosalie, para. Oy, halika dito! Halika dito, girl! Para, lahat tayo. Ay, tasaya-saya. Ay, oh, thank you. Thank you, ha? Gusto kong malaman ninyo. Da! Ang mga suki mo rito, eto, mga kapitbahay mo. Yes. O, oh, diba? Lagi-lagi. Ano ang kanilang laging reaction sa inyo? Ay? Pasang ko ang kamalaman! Sabi mo! Umiyari kami! Okay. Anong reaction nila sa mga niluluto mo? Hindi. Gusto daw nila yung luto ko kasi may lasa. May lasa? Hindi ka
kasi yung iba daw, hindi ganong man. Sa akin daw kasi, luto. Sino ba ate, dati ka pang nahilig sa pagluluto? Opo. Sino nagturo sa'yo magluto? Ay, yung tatay ko po. Ay, tatay mo ang magaling magluto. Tapos, in-enhance mo lang namang in-enhance yung pagluluto mo. Iniisip mo ba na gawing, thank you ate Ana. Iniisip mo ba na gawing, parang negosyo ito pagdating ng araw? Or, talagang nagkataon lang na kailangan mo ng diskarte. Mahilig po ako dyan. Talagang gusto niyo pong mag-negosyo. Opo, nagtinda muna po ako noon. Anong tininda mo noon? Baboy muna po na sariwa. Tapos, ano nangyari? Ngayon sabi ko, yung mga ano kong mga baboy, yun ang gagawin kong lulutuin para wala akong matitira. Ay! Mahusay na diskarte! Eh, bakit yung ginibap nyo na pagbibenta ng fresh na meat? Tapos nito na dito na lang kayo. Anong nakita niyong potensyal ng pagkakarinderya? Mahirap po kasi sa baboy eh. Kasi pag minsan hindi na uubos. Yun na nga. Tsaka pa, iba-iba ng presyo ano? O tapos? Ang kantin kasi, mag-order ka na lang, i-deliver na lang. Lahat-lahat, isda, gulay, lahat-lahat. Wala ka ng pagod. Oo, yun na nga. Antayin mo na lang. May ulam ka pa. Opo. Ayun na nga. May baong ba yung mga anak ko? Ayun! Siya po ay may apat na anak. At lahat po yun ay nag-aral. Opo. Okay. Dito, itong pinambuhay mo. Gaano kahirap po yung may apat na anak mahirap tapos po. Nagtatrabaho ka ng ganito? Mahirap pwede po. Nyo ba ikwento sa amin? Mahirap po dahil ito lang inaasahan namin na pambaho ng anak ko. Okay. Pambayad sa school. Mm-hmm. Mahirap. Kuryente, tubig, mga gastusin. O, yung asawa ko may sakit din. Oh, anong sakit ng asawa niya? Diabetic. So, kailangan nyo talagang kumayod. Mm-hmm. Eh, paano kayo nagpapahinga? Matulog lang sandali. Okay. Tapos? Balik. Hindi kayo napapagod dati? Pagod na rin ako, pero kinaya ko dahil sa bahay ko. So, hanggang kailan niyo po? Opo. Sorry, ate. Nakahalang mo na mga anak ko yun. Maging nanay, ano? Nanay! Da! Ganito nanay, ro! Picture na muna kami. Ba naman itong buhay natin, no? Nagkaya ka na naman tayo, ha? Ayan talaga, pagmahirap ang buhay, eh. Ganito, nay. Ba't kayo naiyak? Siyempre, naano ko yung mga anak ko, eh. Ayaw mong... Ito kasi yan, eh, bilang magulang, ayaw mong pagdaanan nila yung hirap na pinagdadaanan mo ngayon. Opo. Gaano katinding hirap po ba yun? Mahirap. Sobrang hirap. Mm-hmm. Sabi ko, ayaw kong maranasan nila yung naranasan ko. Mm-hmm. Gusto ko mag-aral kayong mabuti. Mm-hmm. Para sa inyo naman ito, hindi sa akin. Mm-hmm. Kumusta yung mga anak mo? Kalis na po. Yung... Nag-aaral sila. Ikaw ba ay nakikita mo na sila yung blessing ko eh? Yung pagpapakahirap ko, yung hindi ako natutulog, pagpupuyat, pagpapagod, I'm sure yung paa mo hanggang likod. Masakit. Pati hibla ng ulo mo. Puti na. Pagod na pagod ho kayo. Worth it po ba? Bilang nanay, worth it po ba yung ginagawa niyo? Opo. Bakit ka po nasabi nyo? Kasi hindi ko naman gagawin to kung hindi para sa mga anak ko. Tsaka sa asawa ko, siyempre, matanda na yun. Mm-hmm. Tapos kailangan ko rin maganap buhay. Kung hindi ako maganap buhay, wala kami makain. Nanay Rosalie, hanggang kailan mo gagawin ang ganitong klaseng katatagan at pagsipagsipag? Matapos ko yung mga anak ko. Hindi ka natatakot na baka pagdating ng araw ikaw naman naman magpagkasakit. Okay lang. Basta tapos yung anak ko. Oy, grabe, okay lang magkasakit ka. Huwag ka magkakasakit. Kailangan alagaan mo rin ang sarili mo, Nanay Rosalie. Opo. Ha, hindi pwedeng pabayaan mo ang sarili mo. Hindi po. Kasi, siyempre, deserve mo rin mabuhay. At gusto ko rin mabuhay na makita ko yung mga anak ko. Ayos yes. Lahat. Ayaw ko nang... Naranasan ko, mahirap ako, wala akong natapos. Yes. Anak ko, gusto ko may natapos. Bakit mahalaga sa'yo ang may natapos? Siyempre po, pag may natapos po tayo, katulad sa inyo, may natapos, nag-uopisina tayo. Mm-hmm. Katulad sa akin, wala natapos. Ang naabot ko lang, ganito lang. Pero gusto kong sabihin sa inyo, Nanay Rosalie, na hindi lang ang ginagawa nyo. Kung gaano po ang husay ng mga taong nasa ibang profesyon, yung sinasabi nyo nasa opisina. Apo. Gusto ko pong sabihin sa inyo na ganun din ang galing nyo.
ha? Kayo po ay mahusay, nakapagtapos, hindi man ho kayo nakapagtapos. Pero hindi ho lahat ng tao kayang gawin yung ginagawa nyo. Ayaw kasi ho po. Ayaw diba? Kasi ho po. Ayaw kong maranasan na mahirap. Oo. Sobrang hirap. Naranasan ko. Dalawang taon pa lang ako, wala na akong nanay. Oo. Lumaki ako sa tita ko, kailangan kong umayod. Kailangan ko maganito ako. Makikisama ako sa tita ko, mag-aral ako. Oh, wag na mag-aral kasi wala tayong pera. Okay lang, sige, pupunta na lang ako sa Maynila. Magtatrabaho na lang ako. Ayun, nakilala ko yung ganito. Ngayon, masasabi mo ba na mas maganda ang buhay mo ngayon kaysa noon? Apa. Talaga? Mahirap noon. Mahirap noon. Papaluin ka, nakikisama ka. Totoo! No! Iba yung may nanay ka na sarili. Iba po, sabi ko nga sa mga anak ko, magpasalamat kayo. Andito ako, may nanay kayo. Ako, hindi ko nasubukan na may nanay ako. Kasi, dalawang taon pa lang ako, wala na akong nanay. Lumaki ako sa tita ko. Nakikisama ako sa tita ko. Anong klaseng hirap yung mawala ng magulang? Hindi ko alam kasi mahirap. Naranasan ko, mga anak ako, wala akong magulang, wala akong matawag. Sariling kahit ko. Maglalaba ako para may sotang anak ko. Lahat yun, ang asawa ko, nagtatrabaho mo. Yan, nahirapan. Nahirap, kinaya ko. Kinaya mo, diba? Magaling ka. Kasi, okay, yun ang sasabihin ko sa inyo. Napakahusay mong tawag. Ngayon pala, nandito pala yung anak niya. Nandito Abiana. Po. Ito po. Anong pangalan? Cassandra po. Cassandra! Halika naman! Halika naman, Cassandra! Ito na, nagluluto si Cassandra. Ay, nagluluto si Cassandra! Halika na! Nagluluto, halika na! Marunong magluto yan, ma'am. Oo, konti lang. Halika, Ate Rosa, diyan ka muna ha. Pupuntaan ko lang kasi nagluluto eh. Halika yun dito. Puntaan na lang natin si Cassandra. Kasi okay lang. Sige lang, magluto ka lang, Cassandra. Halika, Cassandra. Harap lang tayo ng konti doon. Ha, habang nagluluto siya. Cassandra, anong mensahe mo sa nanay mo? Ha? Ha? Madaya ka! Anong mensahe mo sa nanay mong napakahusay at napakagaling? Huwag ka maya ako. Maganda na ako. Nan, atog dito. Malaki nyo kami na maayos sa yun. Walang mic. At love tuloy, you. At tuloy-tuloy ang ginagawa mo. Ano yung maganda yung ipinapalit? Kung baka ipinabalik sa nanay nyo? Yung ano po, yung sa pag-aaral po. Uh-huh. At ito, nagluluto ka rin dito. Uh-huh. Talaga? At hindi ka napapagod din. Ano ang natutunan mo sa nanay mo habang lumalaki ka? Yung ano po, pagiging masipag po, tapos yung ano. Mm-hmm. Tapos yung pagiging ano po, ano, matulungin po sa kapwa. Yun. Makakasurvive ano pag ganon. Maraming salamat ka sana. Huwag na natin ilit. Uy! Ito na lang si Ate Rosalie! O tinan mo naman diba? Halika rito Ate Rosalie. Halika rito. Ah. Ay, ang ganda ng mensahe ng yung ano, anak. Ha? Ang sabi ng anak mo ay maraming salamat sa pag-aalaga mo sa kanila. Apo. At pinalalaki mo sila ng maayos. Eh, mahal ko po yung mga anak ko. Ano ang inyong mensahe naman sa mga anak niyo? Ayun, mag-aral silang mabuti kasi ginawa ko to para sa kanila. Gusto ko lumaki silang may natapos. Ayaw kong maging katulad sa akin. Ano ang mensahe mo sa mga kababayan natin na katulad mo? Kaya iisipin nila na walang magulang, walang mapuntahan, walang mahinga ng tulong. Opo, sinabi ko po sa kanila na ano, yung kahit wala tayong magulang, kahit nang kahit tayo pare. Kaya huwag tayong umasa sa magulang natin kasi masanay. Halimbawa, mawawala sila. Paano na tayo kung wala tayong nakasandal tayo sa kanila? Matutong diba? Mag-isa at matutong dumiskarte. Huwag maging palasa. Tama. Ha! Kala niyo yan, ha? Rosalie! Apo. Galing-galing mo! Ang husay-husay mong babae! Naku, naalala ko tuloy ang nanay ko sa'yo. Napakahusay! Nakapit! Nakita mo naman, di ba? Ang ganda! Storya nito ni Ate Rosalie at ng kanyang pamilya at kung paano siyang hindi bumibigay. Ha? Tsaka matinding pagmamahal mo rin sa asawa mo. Ano? Batiin mo naman yung asawa mo. Ano pangalan ng asawa mo? Ruben po. Ruben! I love you. I love you. Yeah! Hi! It's Malama Zanarova! Mga Connect 25. This is Love and New Verbo for more love to the pet and Arafang updates. Just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.